40 religious dialogue. May the hardcore fears of the past not stand in the way of mutual respect, yearning for truth, and the service for God on the part of Christians and non-Christians alike. We pray. Lord, let your light shine upon us. For all of us gathered here today, may we appreciate and respect the Eucharist as God's perpetual presence among His people as we celebrate the International Eucharistic Congress. We pray. Lord, let your light shine upon us. Heavenly Father, let the light of your Son shine within us, so that we may be guided through the pathways of life and be united with you in the glory of heaven. Through Christ our Lord. Amen. Bye.
Israel. Pray, brethren, that our sacrifice will be acceptable to God, the Almighty God. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Lord, we pray, O Lord, we pray on these gifts of your church. Our offer now, not gold or frankincense or myrrh, but He who by them is proclaimed, sacrifice and receive, Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Give up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord. Holy Father, Almighty, Eternal God, for today you have revealed the mystery of our salvation in Christ as a light for the nations. And when He appeared in our mortal nature, you made us new by the glory in His immortal nature. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without them we acclaim. In a similar way, when supper was ended, He took the chalice, and once more giving thanks, He gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for the many. Do this, and for the forgiveness of sins, do this in memory of me."
of salvation, giving thanks that you have helped us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread around the world, and bring her to the borders of charity together with Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember us, our brothers and sisters, who are called us in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your grace. Have mercy on us, Lord, we pray that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have preached throughout the ages, may be able to be glorious of your life and be praised and glorified you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, your glory and honor is yours forever and ever. Amen. That we may be a star that give light to those who are in darkness. Blessed are those who are called to the supper
of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Thank you.
sa lahat ng mananampalat, mananampalataya sa Diocese at San Pablo, sa pagpasok ng lokal na simbahan sa ginto ang taon ng jubileo. Itulong mo ang panahon ito ng paghahanda ay maging panahon ng pagpapanibago ng pananampalataya, pagpapatibay ng pag-asa at pagsasabuhay ng halimbawa ng pag-ibig ng iyong anak. Ipagdalaw mo sa kaparian ang pusong tumitibong tulad ng puso ni Kristo sa mga reliyoso at reliyosa, ang tunay na kagalakan sa pagsasabuhay ng tunay na diwa ng mabuting balita, at sa mga laiko, lakas na maging asin ng mundo at liwanag ng sanlibutan. Piliyaan mo ang lahat ng tao ng pangunawa at matatag na paninindigan na ipagtanggol ang kultura ng buhay. Sa kapangyarihan ng Eucharistia, bigyan mo kami ng lakas ng kalooban upang masulong sa aming kinabukasan habang aming pinagninilayan at natututuhan ang maaral ng nakaraan. Kasama ang Ina ng Diyos, pakilusin mo kami sa ayon sa diwa ng katuruan ni Jesus. Tutol sa kapapanan upang maibahagi namin sa iba ang kagalakan ng lahat ng mga banal. Amen. San Pablo, unang Ermitanyo, patron at gabay ng Diyosese ng San Pablo. San Martin de Porres. Let us pray. Go before us with heavenly light, Lord, always and everywhere, that we may perceive with clear sight and reveal with true affection the mystery in which you have willed us to participate. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a moment. So maraming salamat po sa iyong suporta sa Alipas for the Simbang Gabi na agadto tayo ng mga iba't ibang alay mula sa Libawa ng Kalimorte, yung po toothbrush, toothpaste, yung mga ginagin po natin araw-araw ay tayo po ay nakaipon ng 158 packs. So, naibahagi po natin sa 158 families. So, sa pangalan po na nabanggit na bilang ng pamilya, maraming salamat po sa inyong pakikisa. Medyo mas kaunti po ito kaysa ng nakalipa sa taon. Siguro po isa sa kanilang ito ay tayo ay inulang at tayo ay tinalaw ang dalawang bagyo na sina Nona at Nyo. Pero tayo ay pinagpapasalamat at nakaipon tayo ng 158 packs na naibahagi natin sa mga kapatid natin na higit na nangangailangan. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Pangalawa, sa darating po na Webes, po ay ngayon ay 3, 4, 5, 6, 7. Sa January 7 ay ang aking po 7 to 7 na pagkatalo ay itutuloy na rin natin, no? So medyo pinirisin mo na natin para po sa nakalipas na panahon ng Kapaskuhan, medyo itutuloy natin yung pagkatawag natin sa Balang Sakramento sa altar sa darating na Webes, ang ating 7 to 7 na Eucharistic Adoration to the Blessed Eucharist. So awa po ay ito ay patuloy natin at manalangin na mga kapatid natin na humihingi ng ating panalangin, no? Sabagat maraming tao humihingi ng ating panalangin. So, itulong po natin ito. Lalo-lalo po ang
sa panalo ng Eucharistia. At ang tama po ngayon ay Year of the Holy Eucharist. At gagawin sa Pilipinas, sa Cebu, ang International Eucharistic Congress. So ngayon po, marami salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Yung mga ating 7-7, no, para po sa kalaban na tayo, pwede po kayo magtawag anytime. Ano po ang oras sa puso nito? Mula 7 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock in the evening. Bagamang may rin bang tayo nakalagay doon para naman masigurado na tuloy-tuloy po yung pagkatawag. No? Hindi po may iwanan ang panalang sakramento sa altar na wala magtatawag. The Lord be with you. And with your spirit. Kung ating pala ng mga tatlong araw ay mamimigay doon ng gendi ang pagkatapos ng misa. Bow your heads and ask for God's blessing. May God who has called you out of darkness into His wonderful light pour out with kindness His blessing upon you and make your hearts firm in faith, hope, and charity. Amen. And since in all confidence your Father Christ, who today appeared in the world as a light shining in darkness, may God make you too a light for your brothers and sisters. Amen. And so when your pilgrimage is ended, may you come to Him whom the mighty soul as they follow the star, whom they come with great joy, the light of light, who is Christ the Lord. Amen. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Thank you.
Amen. 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 Nigpit yung mga ite chihuahua. Sabi ko kay Mr. Gomez, nananas ko po. Ay! Tiyan po kung wala akong pera.